sumana sa mga referensya nga imo nakuptan ug natun-an, kinsa jud ang originator o unang nagamit sa simbolo nga cross? Pagano kristiyano? O God be the glory. Kumusta higala si Apon inyong ubos ng alaga inyong lingkod, Radwarin Basiriel, o Banti Akos Pagigauban. Nining atong reaction video sa nahitabo nga talatayan o sharing o debate tali sa atong kauban nga si Brad Mahusay sa programa niya sa Dakbayan sa Pagadian ang The Last Warning Message. Dali usab sa usab ka magtutudlo sa atunuhaan sa Adventist nga mission o corporation nga si Sir John Mundido. Ang ilang giskutan higala ang ilang tema kung proposisyon ang kalainan, no? Unsay kalainan sa Three Angels nga Seventh-day Adventist Church o ang kalainan usab sa Seventh-day Adventist nga mission o corporation nga ilang logo na ay cross. Mao kini ang ilahang gisgutan sulod sa mga oras nga ilahang gikasabutan. O tungod kay doon na may request usab nato, wala lang nako mabutang higala sa screen o maandam. Unsay ato ang reaksyon sa naturang pakigtuon, friendly discussion sharing tali sa duruha nga nagkamatuod unsay baruganan, unsay kalainan nato nga mga Seventh-day Adventist Church na Three Angels nato usab sa Adventista nga ang ilang logo na ay cross. Nung dan nga nini nga ato higala hisgutan karon, naot ko nga dili usab niya ikalain, ikasakit ang ato nga paminto nini. Una-una ato pasalamatan ang Dios sa tanang panahon at higayon nga kita higala nakaabot na usab niya taknaan nining orasa. Without God, we cannot do nothing. Kung wala ang Dios, wala tayo mahimo. Usab, sa ngalan sa mo ang National President, Pastor Labadan. Alam usab sa mo ang Regional Administrator dari sa Western Mindanao Region. Sa duha ka regional sa AOB, Pastor Jimson Mundido o Pastor Alan Pakungkas. Alam usab sa mo ang District Leader sa Lalawigan sa Lanao del Norte, Der and Son. Usab sa amo nga Church Elder dari sa Linamon, Elder Tutud o Elder Habinas. Okay, di na magduga higala. Ato isgutan, akong gibutang na igsoon nga naipit sa tanong, naipit sa pangutana ang mission o corporation. Naipit siya sa pangutana, nganong naipit man? Nganong nagkalisot man? Nganong naipit sa pangutana? Kining magtutudlo o teacher sa naturang tulungaan sa mission o corporation. Niya higala ato ehiskutan. No? O niya sa tanan ng mga subaybay karon, atong gamiton higala kining dayalik nga bisaya, kaya maning kamota o ato usab insert ang Tagalog, no? Aron nga naapoy mga naapoy masabtan, no? Ilabi na katong liig kasabot sa Cebuano. Okay? So niya higala ang ani tadaan igsuon sa pangutana atong tan-aon og makakatun magyud og pangutana kining naturang magtutudlo higala, no? Naaya ko nakita higala o nabantayan sa iyahang pangutana nga ani higala
atong paminawon higala. Okay. Sa libro. Okay. Can it cross origin sa pagano? Okay, iyang gisgutan higala ang cross na ang origin pagano, no? Inyong nadungog, inyong nabati higala ang iyahang payag balikan. Minsan ganina na mga kakarikod na tinayag na ba ya bili? Tinayag yun ang rock, tinayag ka matuloy. Okay. Ipangudala si Brad Nahusay ni Sir John Mundido. Imo mang gisgutan ang cross nga ang origin, ang kagikan, pagano. Matod pa ni Sir Mundido dyan sa misyon. Tinood ni bro o din? Pabag si Brad Nahusay, tinood, di lang kamutuo. Okay, pa rin tahigala. Sabi ni Sir Mundido, kay tinuod man kaha ni bro, mabasa ni dili. Aking ulitin yung unang tanong. Sabi ni Sir Mundido, Adventist Mission or Corporation, ginamit mo yung ginamit mo sa iyong presentasyon na ang origin sa cross, mga pagano. Tanong, tinood ni bro, totoo ba ito? Hindi, sabi ni Bernosay, totoo. At hindi ka lang naniniwala sa ebidensya. Follow-up na tanong ni Bruno, ni Sir Mundido, kay totoo man ito, sabi mo, ito ba ay mababasa o hindi? Tingnan mo ang sagot ni Bernosay at ipagingkan. Mabasa mo, di inanyog ka, mabasa. Ah, sabi ni Bernosay, mabasa. Mabasa ito. Ha? Mabasa ito. Ayaw mo lang maniniwala. Okay, ano ang follow-up na tanong ni Sir Mundido? Ha? Dinhing higala. Dinhing tanong daw ano bang ating matatawag ito? Dining ikatulo ba ni kapangutana? Ha? At umalikan ni Gala ang iyahang pangutan na iksoon. Iyahang pangutan. Ano, ba? Ang ganina na mga kakarikod na tinayag ni bro o bili? Tinayag yun ang rock. Tinayag ka, matuloy. Kaya kay tinayag man, mabasa ni bili. Tinood man ka ha, mabasa ni o dili? Ano ba? Tinood man ka ni, mabasa ni o dili? Ano? Ang tubag ni Bagbao si Babasa. Ayaw mo lang maniwala. Babasa mo, di inanyog ka, mabaya. O kaya kayo babasa man, nasulat na dali. Ha? Sabi ni Bagbao say, Ma, ani ni Sir Mundido, dahil babasa ito, nasulat ito, o hindi? Paano? Ano ba klaseng tanong yan? Ha? Paano mo babasahin kung hindi nakasulat? Ha? Para yata sinagot, mabasa sa lagayan na ang origin, ang gagikan sa cross, mga pagano. Mabasa yan sa Bibig ng Usay. Tanong naman ay Sir Mundido, nakasulat ito. Kaya nga, nabasa. Ano mo mabasa kung hindi nakasulat ang litra? Ha? Sir Mundido? Paano mo natanong yung
dahil mabasa, sabi mo dahil mabasa, ang tanong, ang follow-up na tanong, nakasulat o wala? Nakasulat o hindi? Paano mo mababasa kung walang nakasulat? Bakit mo tanongan? Bakit mo itanong yung dahil mababasa? Sabi mo, Brother Husay, nakasulat o wala? Sinabi mo nang mababasa, nabasa or mabasa? Ngayon, ang follow-up mo nakasulat o wala? Yan. Yan mga kapatid, isa sa mga parang yung mga tanong ba? Paano mo? Ano ba ang iniisip ni Sir Montilio dyan? Preacher sa Adventist Mission Corporation. Isa dito magtutulong mga kapatid sila matulungan. Magtutulong pa naman. Unang tanong niya mga kapatid at ipulitin. Ginamit mo, Brother Husay, na ang origin, ang simula ng cross, mga pagano. Totoo ito o hindi? Sabi mo, Brother Husay, totoo yan. Ayaw mo lang maniwala. Mabasa o hindi? Sabi mo, Brother Husay, mabasa. Ayaw mo lang maniwala. Nakasulat? Ha? Nakasulat o hindi? Kaya nga, sinagot mabasa. Bakit nagtanong pa? Bakit nagtanong ka pa na nakasulat o hindi? Paano mo? Ha? Hindi mo ba maintindihan o maunawaan yung tanong mo? Sinagot ba mo si mabasa? Nakasulat o hindi? Paano mo mabasa kung hindi nakasulat? Eh, sige nga, ikaw nga. Paano mo mabasa kapag walang nakasulat? Ha? Ang tanong sana ganito. Dahil sinabi mo, Brother Husay, na mabasa, totoo. Saan mabasa? Ha? Mayroon ka ba mabasa? Kapag sagutin mo, Brother Husay, may mabasa. Anong, ha? Anong aklat ito? Anong referensya ito? Pero bakit magtanong ka pa na dahil nabasa, nakasulat o hindi? Ha? Kaya nga mabasa eh. Kaya ang tanong sana, ganito, dahil sinabi mo at sinagot mo na totoo, mabasa ang tanong. Anong aklat ito mabasa? Saang aklat ito mabasa? Sagutin naman, ito. Ayon sa referensya. Dahil ikaw din gumamit din ng referensya. Ha? Ang ating batayan, Biblia, Ellen G. White, at mga referensya, ginamit mo yung mga yung tungkol sa natanggap umano na galing ang Yangwas, yung mga Xerox, i-referensya na yun. Hindi yung galing Ellen G. White. Kaya, gagamitin din natin ang hindi aklat at Adventista Encyclopedia at iba pang mga referensya na nagsabi na ang simula ang dagikan sa cross, pagano? Yun sana ang tanong, ang follow-up na tanong. Aba, ang unang tanong ni Sir Montilio dyan, isang mga aral ng Adventist Mission Corporation, ginamit mo, Brother Husay, sa iyong presentation na ang simula ng cross pagan. Pagano? Tanong. Totoo ba yun o hindi? Ingon na pa-confirm sa kanyang presentation kung tinuod ba ang iyahang presentation nga nabati, sinagot ba't mahusay? Totoo yan! Hindi ka lang o ayaw mo lang maniwala. Paluwag na tanong ni Sir John.
Dahil totoo, mabasa o hindi? Sagot ni Manose, mabasa sa langga dahil totoo eh. Mabasa sa... Sabi ni Manose, Sir John, dahil mabasa, nakasulat o hindi? Ha? Paano mo? Hindi mo ba maunawaan yung tanong mo? Wala ba niyo masabi ni Pangutana, Sir John? Sinabi mo mabasa dahil ang sagot mo si mabasa. Sana ang tanong sana ganito, dahil sinabi mo totoo mabasa, anong referensya, anong ha, may aklat ba? Anong pamagat ng aklat? Anong klase ng aklat? Anong referensya yan? Dahil sinabi mo mabasa, totoo, sige, basahin natin. Anong referensya? Anong pangalan ng aklat? Saang referensya mabasa? Pero ang tanong niya, nakasulat o hindi? Okay, ating ipagpatuloy mga kapatid. Okay. Dinhi pa siya ming insert sa ang pangutana. Dahil mabasa. Iniwanan niya yung nakasulat. Sayang yung ilang minuto sa tanong. Marami ka sana matanong. Galing sa totoo o hindi? Totoo. Mabasa o hindi? Mabasa. Nakasulat o hindi? Ha? Dito mga kapatid, yung kaniyang tanong, okay, dahil mabasa. Iniwanan niya ng iyahan ng higyaan o kanya nang iniwanan yung dahil nakasulat man kaya? Dahil nakasulat, sabi mo. Dahil mabasa mo kaha? Ha? Oo. Pero ang kanyang iroy ang follow-up. Dahil tungkol kay mabasa mo kaha? Ang kanyang tanong na nakasulat o hindi? Sabi mo sa'yo, nakasulat. Ayaw mo lang maniwala. Ang follow-up niya, kay mabasa mo kaha? Iyan ang gigyaan yung pinakasulat mong kaha. Okay, patay na tayo kailan. Okay, basahin ang Biblia, ha? Biblia. 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 Sabi niya, dahil, ha? Kay mabasa mong kaha, Lord Ahusay. Sabi mo, mabasa. Nakasulat. Tinungon. Tingnan siya, mabasa mong kaha. Sige, slow down. Basaha! Ingon siya sa Biblia. Ha? Sa Biblia. Okay, tanungin mo ako dyan na Sir John Monbirio sa magkamatuloy ang ating kasunduan, ang ating kasabutan. Pangutan na ako, anang pangutan na. Sa Biblia! Okay, at regal lang na ito bago mag-up sa iyo. Pwede na mag-up sige ba? Address, okay, so hamlet. Pwede na mag-up sa hamlet, asa sa ba? Pwede na mabasa sa Biblia sa imong referensya. So ang gusto niya, gusto ko basahon sa referensya o Biblia. It was not until Christianity began to be denied, no? Kailagi ang cross dili atiga, dili Christian. That the cross in my image came to part of a Christian symbol. It was in verse 21 that crosses in churches and chambers were introduced, while the use of cross on steepness did not come until about 586. Ingat pa rin, if the cross is a Christian symbol, it cannot be correctly said that it was a origin in Christianity. Sayang tayo sa mga naman, the cross originated among the Babylonians of ancient Chaldea. Liman ka lang, bubuat kayong ebidensya.
Babylonians, among Babylonians. Mga pagano, mga tao nga dili katauhan sa Dios, Babylonia. Pagano, mga dili tao sa Dios sa okay, okay. Api ito tatuloy. Tungkol ang tabim of the cross. Pagano sa ang taas kami na nagsaysay kasaysayan sa cross pagano. Gihulaman lang sa Kristiyano inundan makabasa ka na Christian symbol. Diyos lang lang sa Kristiyano. Pero ang tagigan, ang originator, pagano. Okay. Ngayon pa naman ito. Wala pong barang madan. Okay. Naulian si Sir Jan. So klaro mga kaigilaan. Klaro kayo ang tubag nga ang tagigan, ang originator, ang unang gumamit sa cross. Hindi Christian, kundi pagans, mga Babylonians. So, napakaliwanag, tinaaw kayo higala ang kamatuoran. Okay, so proceed sa higala sa sunod na ito na aninata sa itawag na ito o nangutanan ni okay? Anis sa higala sa nangutanan ni Sir Ani Lanahusay at Luka Sir John Pondiri. Hindi na mo kinsay unang nagamit sa simbolo ng cross? Pagano Kristiyano. Okay. Sino ang unang gumamit sa cross? Pagano o Kristiyano? Pakinggan natin. Ano ang sagot sa Adventist mission? Kinsay na din ang nagamit mga tanggungan ganina na cross is a Christian symbol. Kaya nagamit Christian. Okay. Ang tanong, sino ang unang gumamit? Ah, sige, hayaan natin. Granted, sabi mo Christian. Saan mo nabasa na ang Christian ang unang gumamit? Sinagot niya Christian simple. May nakalagay ba dyan na unang gumamit sa cross Christian? O ang nakalagay lang dyan? Cross, Christian, simbol ayon sa iyong referensya na diksyonaryo. Hindi ba totoo na ang nakalagay sa diksyonaryo dahil sabi nga yung cross, giuslan lang, gikan sa pagano, giadaptar, giuslan sa nag-angkon karon ng Kristuhanon. Kaya sa mga diksyonaryo karon, nakalagay na dyan dahil nga giuslan. Giuslan. Sa ito pa, na ay kagikan kay Giuslan man. So, ang kagikan, ang pagano, giuslan sa Kristuhanon, munang gibutan na sa mga diksyonaryo, nga ang cross, Christian, simbol. Pero walang nakalagay na ang unang gumamit sa cross, ang Kristiyano, walang nakalagay dyan. Okay, at ang patuloy mga kapatid. Matagpan na Christian symbol. Sumala sa referensya. Ang Christian na abot na sa New Testament. Kaya i-define ni Bad Mahusay na ang Christian dumating lang sa panahon sa Bagong Testamento sa inyo, sa Bagong Tipan. Pero kung yung Christian na paniwalaan mo na magkabagong Christian, yan ang kanilang paniwala. Pero yung Christian na nasa Biblia, hindi sila ang unang gumamit sa cross. Malinaw yan, mga kapatid. Kaya i-define, Bad Mahusay, na ang Christian, na sabi mo, Christian ang cross, Christian symbol,
yung Christian, dumating lang sa bagong tipan. Ati-ati rupa tolo. Betang pasabot sa panahon sa Old Testament, alam mga tumiga, wala pa naglungtad ang simbolo ng cross kay pag-abot naman sa Kristiyano o Christian ang cross ng lungtad. Matagal na gabak. Ang Kristiyano din akong ipagayag is wala po siya ng isgit o kung saan ang lawa, kamusta din yung ipagayag. Wala lang ng bubag sa pangunan. Buot pa niyo pasabot na sa Old Testament, wala pa ay tao diha na aming gamit sa cross, wala pa ay mga tayong gamit sa cross. Pero ngayon po ba, sa akong presentasyon, wala pa nag-ingon na sa tuiga, hindi yan ang tanong. Dili lang mo ay pangutana, puntos pangutana. Sabi mo, ang unang tanong ko sa iyo, sino ang gumamit sa cross? Unang gumamit sa cross. Pagano? Kristiyano. Sinagot mo. Dahil nabasa mo yung diksyonaryo na ang cross Christian symbol kahit hindi nakalagay doon na ang unang gumamit. Ang tanong kasi, sino ang unang gumamit? First use? Unang gumamit. Kahit hindi nakalagay sa diksyonaryo na ang Christian unang gumamit, hindi yan ang tanong kasi. Dahil ang paniniwala ngayon sa makabagong Christian ay ang cross is Christian symbol. Pero yung Christian na nasa Biblia, nasa bagong tipan, saan nabasa na ang Christian sa New Testament gumamit sa cross? Na ilang butang sila ang mga simbahan? Wala kang mabasa dito. Ngayon, ginamit mo din yung diksyonaryo na ang cross is Christian symbol. Aki granting without admitting. Nakalagay ba sa diksyonaryo na ginamit mo na Christian? Ang Christian unang gumamit sa cross? Nakalagay ba o hindi? Siyempre, sabihin mo, hindi nakalagay. Ang nakalagay lang, Christian, cross is Christian symbol. Dahil nga, ilang ius lang ang cross na gigitan sa pagano, ang pagano ang simula, ius lang, yan ang nakalagay sa referensya na binasa ng Mausay. Dito, mga kapatid, malinaw talaga, maliwanag talaga, na hindi masagot ang tanong. Kahit sino nipinso ng Adventist mission, hindi talaga masagot ito ay. Halimbawa, gamitin natin ito. Ayon, asang ayon ka ba sa nakalagay sa referensya, cross, unang gumamit, pagans. Asang ayon ka ba dito sa naturang aklat o hindi? Sagot. Tubag. Matubag sila. Dili kumuhuyo na na! Supag wana! Okay. Kaya mo supag man kaaning referensya na ang gigamit na ang cross. Unang nang gamit ang cross, pagano? Supag magkakaanin ang ako referensya. May mabasa ka ba? Sa mga aklat na dala mo na ang simula, ang unang gumamit ng cross, Christian, dahil ang aking referensya, ang unang gumamit sa cross, pagans. Babylonians. So, pag gagali, di ba na makatarungan nun nga, huwingon ko nga, ang color sa silver nga akong dala is pula or puti. Unya, ginususot magali, kundi li pula, unsa man niya, ang color. Ambot lang, adili, una mo ay makatarungan nun mo ba? Kumusupa ka sa dala sa maong kulor, sa silikon na pula, dapat na akay katukan kung nilili pula kung sa kulor itukan. So ang tanong, ito, supak, sumala sa referensya. Kung ating ipabas sa moderator, unang gumamit sa cross, pagan, ayon sa nakasulat. Dahil ang matayan, Biblia, referensya. Musupak, bagaano yung umuhoyon, tubag. Kaya itong tanong na ito, hindi talaga masasagot ng mga Adventist mission. Pag ang ilang tubag, supak magkakaani, may aklat ka ba? May referensya sa ba na ang mabasa natin?
ang gumamit sa cross hindi pagan, ang gumamit ang unang gumamit sa cross hindi pagan kundi Christian, may mabasa sa o hindi? Yung unang gumamit ha, Perseus, hindi iyan masagot kapatid. Dito malinaw talaga. Kaya naipit sa tanong ang mission Adventist Mission Corporation. Mga higalik sa hindi ipataasay sa sigurado. Kundili ang ibisis ang atong basihan ibidin siya unsay tinuod nga nakasulat sa kamatuoran, unsay kamatuoran nga nakasulat mo ni ato ang uhan. Sige nga, sagutin niyo nga. Akong gi-challenge John Lepinia, si Sermian, si Sarbison, sino ba sa Luzon? Sagutin niyo nga, sino ang unang gumamit sa cross ayon sa referensya? Sino ang unang gumamit? Christian Pagan. Hindi yan masasagot. Ayon sa writing si Ellen G. White, sino ang unang gumamit? Babylonians or Christians? Sige nga, sagutin niyo nga. Hindi masasagot yan, natanong. Pang-knockout yan, natanong mga kapatid. Pang knockout. Kapag sabihin nila Christian ang unang gumamit, okay, saan nabasa? Sa referensya, either sa referensya ni John White, ang unang gumamit ng cross, Christian, saan nabasa? Walang mabasa. Ang kanilang babasahin, cross, Christian, symbol. Yan ang kanilang babasahin. Hindi yan ang tanong ko. Unang gumamit, first use. Ito yung pang-knockout talaga ng tanong mga kapatid. Okay. So, at ang mahigala, ang susunod na ito mga reaction video, kung ilabing usap sa doon natin kami debate o kami sharing sa bali sa organization higala, nili work and debate na doon ang gamit, nili sharing lang, comparative sharing. Higala, like so on, hinaut ko nga namoy ng katunanan. Sa maong ato karoon na reaction video, salamat sa Dios sa inyong kanunay pagpaminaw. Salamat sa Dios sa kanang mga tao na magsubaybay ining ato ang reaction video. Na mga tungutan na higala reaction video ay pwedeng ibutang lang niya. I-chat lang sa comment section sa comment box at mapanigamutan o tubang o pasatabang sa Dios. Salamat sa inyong pagpaminaw, yung lingkod, Brad Warren, Mr. Tugan.